Hello mga ka-PDA, ka-HF, at iba't ibang sakit sa puso dyan. Kumusta kayo? I hope everything is well with you, and because I'm also well, I have another video to discuss with. In this video, pag-uusapan natin yung tungkol sa breathing. Alam naman natin na ang mga may sakit sa puso na kagaya natin ay may breathing problem. So, kung meron kayo mga friends, family member, or kakilala kung hindi man kayo na may sakit sa puso, you can share my videos to them. Without you knowing it, makakatulong sa kanila, hindi sa maaring hindi sa nila kondisyon, but if ever in the future maging kondisyon nila, medyo alam nila yung gagawin nila, or makaka-relate sila in a way na hindi naman pala sila nag-iisa dun sa mga ganong nararamdaman. Tapos kung bago kayo dito sa aking vlog, pwede kayong mag-subscribe, mag-comment, at mag-like. It would give me a great help and encouragement kung pag-subscribe kayo, mag-comment, or mag-like. Now, let's go back to the topic that we want to discuss this afternoon. Sana nga nandito kayo with me to discuss it personally. Kasi marami din akong katanungan. Breathing. Alam nyo, as a singer, wow! Since singing is my hobby, breathing is really very important sa singing. Pagka maganda yung breathing mo, maganda yung labas ng song. Actually, yung paglalaro, yung vocal aesthetics, tsaka yung prolongation, yun sa breathing yon. So, pagka may problema sa breathing, hindi ka makakanta ng maayos. Kasi nga, pag kumakanta ka, syempre you have to suppress in a little. Kahit diba sa pagsasalita, pag nagsasalita tayo, medyo nahihirapan na tayo, hindi na kagaya ng dati. As a matter of fact, mas naging husky yung boses ko nung nagkaroon ako ng heart problem. Bedroom voice na siya. Bedroom voice before, pero modulated. Now, pag nagsasalita ako, ramdam ko yung merong heaviness doon sa chest mo pag nagsasalita ka. Kaya, pagka pinilit mong mahabang sentence, ang nangyayari, nawawala na yung boses. So, I have to breathe back again para bumalik yung boses. Gusto nyong nakita yung sample? I will try to speak a longer sentence nang hindi ako mag-inhale o hindi ako mag-diaphragm. diaphragm control. Actually, pagka ganun, medyo mahirap talaga. Tapos hindi mo nakakaya. See? Kunukulang, yun hanggang doon na lang yung breathing ko. Hindi na kagaya dati, ang haba-haba niya. Actually, nung itong huli kong atake, nung 2022, nung yung first visit ko sa clinic, so after nang ma-discharge ka, di ba, visit ka sa clinic after a week, niloko ko yung, nung time na yun, tama-tama naman, ano, ang balita ay sabi ni Senator Jinggo Estrada, ipapatigil na yung mga telenovelas, mga Korean telenovelas. Sabi ko dun sa cardio ko, ano, Dok, pwede na ba ako mag-travel? Kasi I know na isa sa hindi nila pinapayagan pagkagaling ka sa atake, yung travel. In fact, during the attack, hindi ka nga pwedeng i-travel eh. Nung first attack ko, actually, dapat sa kabilang ospital ako dahil naka-admit ako doon for extraction ng tubig daw sa lungs. Kasi sabi nung pulmonologist na pinuntahan ko kasi nahihirapan akong huminga. So sabi nila, baka may problema yung lungs. So pumunta ako, in-x-ray ako and all that. Tapos, sabi niya meron daw tubig yung lungs ko, i-extract daw niya yon. So, ano na kami kung anong oras si
i-admit. Tapos, kung bumalik lang kami sa bahay para kumuha ng gamit, tapos babalik na kami sa ospital. Habang inintay ko sila na kumukuha ng gamit para sa pag-check, pag-admit namin sa hospital, biglang nahirapan na ako huminga, pawis na pawis ako, hindi na ako makasalita. Tapos, buti nilang may dumating na nakakita sa akin. Kaya isinugod nila ako sa ospital na pinakamalapit. That time, De La Salle University yung pinakamalapit. Oh, dapat sa Asian Hospital ako i-admit. Na-admit ako ng DLSU. Kasi nga, nahirapan na akong huminga. Tapos while I was in the emergency room, tumawag yung admission ng Asian Hospital kasi bakit wala pa? Anong oras na? Tapos sinabi nung kasama ko nga na yung Girl Friday ko that time na na-admit nga ako sa ibang hospital. So kinausap nila yung hospital na dadalhin ako doon sa Asian Hospital from La Salle Hospital sa Dasma. Ang hindi pumayag yung cardio kasi baka daw mamatay ako along the way. Yung pala, heart failure na ako nung time na yon. So, nung time na yon, sinabi niya sa akin afterwards na, yun nga, hindi ako pwedeng i-travel kaya hindi nila ako nilipat ng hospital. Tapos, dun din sa yung paglabas ko, hindi ako pwedeng kung saan pumunta kasi sabi nga nila, magala daw ako. Tapos hindi ako pwedeng mag-tricycle kasi hindi pwedeng mabumpy yung sasakyan mo. Kaya, may limitation ako ngayon sa pagkilos ng time na yon. Second heart attack ko, ganun na naman, binawala na naman ako na mag-travel. So, wala akong travel clearance. Nakaalis lang kami, nakalayo-layo kami ng ate ko, naiuwi niya ako ng probinsya para magpahinga. Nung binigyan na kami ng travel clearance after 3 months. Ngayon, yung time na yon, gusto ko nga rin magbakasyon. So, nagtanong ako doon sa cardio ko, yung bagong cardio humahawak sa akin. Pero, pa-joke yung sabi ko, Dok, pwede na ba ako mag-travel kasi pupunta ako ng Korea? Manunod ako doon ng telenovelas dahil bawal na dito sa Pilipinas. Sabi nung laboratory muna tayo, tignan natin kung pwede na. So, nagpa-lab. Tapos nung bumalik kami for the reading ng lab, sabi nung cardiologist, pwede na. Pero hindi ka pwedeng sumakay ng eroplano at saka ng barko. So, kailangan kang mag-drive to Korea. So, car lang ang gagamitin mo papuntang Korea. So, ibig sabihin, pwede ako ng land travel, hindi ako pwede ng air at saka water travel kasi constricted yung breathing, lalo na yung air travel, diba? Constricted. Tapos yung una hindi ko naintindihan bakit pati yung water travel. Later on, nung dinadala ako sa beach, diba pag may sakit ka, gustong-gusto nila nadalhin ka sa may beach, so, kasi daw maganda daw yun sa katawan. Pag nasa may beach ako, hirap na hirap akong huminga. Ang bigat-bigat ng paghinga ko. Kasi pala, yung tubig dagat, mabigat siya. So, hindi ko kaya. Sumasakit na yung ulo ko nung paghinga sa my bay. So, hindi talaga pa siya pwede. Kaya, alam ko, medyo yung breathing. Tapos, pagka medyo sinusumpong-sumpong ako ng konti, restricted yung paglakad ko kasi nga bumibigat siya. Alam mo yung ibig sabihin ng bumibigat? Yung parang may bato sa dibdib mo na ang hirap niyang kailangan huminto ka kasi parang yung bigat na nandoon sa chest mo. Hinihila niya yung, meron siyang hinihila, na masakit siya. So, alam mo, naglalakad ako, tapos naramdaman ko yan. Kumaiwasang huminto kasi, tsaka mag-inhale, exhale, kasi hindi ko talaga nakakayanan. So, para i-rehabilitate yung aking breathing, lalo na pag after the attack, singing ang ginagamit ko. So, yun yung gini-gauge ko kung naaayos na yung breathing ko. Kasi, halimbawa, meron akong song na kinakanta,
pagka hindi ko pa yung nakakanta, ibig sabihin, hindi ko pa kayang huminga. Hindi ko kayang mag-sustain. Hindi ko kayang itaas ng konti yung tono. Ibig sabihin, may problem pa ako sa breathing. So I have to practice breathing. Pero singing talaga really help a lot. Kaya kung may sakit kayo sa puso, kanta kayo. Hindi lang nakakatulong ng breathing, nakakatulong din siya ng pag-aas ng endorphins. Kasi singing is fun. So it brings happiness. So pag medyo sumaya yung condition mo, tumataas yung endorphin mo. So kapag may sakit ka, tas mataas ang endorphin mo, kaya mong labanan yung sakit mo. Diba yung may mga sakit na puso agad natin, ang bilis nating lungkot, ang bilis nating mapagod. So, yung endorphin natin, masyado siyang bumababa agad. So, singing would help in a way na maayos yung iyong, ma-increase yung iyong endorphin. Bukod dun sa breathing, bukod dun sa, it also, magandang pastime. Kasi syempre, pag may sakit ka, most of the time, nasa bahay ka, anong gagawin mo? Kumanta ka na lang. May exercise yung breathing mo, maano pa yung time mo, magkakaroon ng meaning yung time mo. Diba? So, awit-awit din minsan. Mag-disclaimer na lang kayo kung hindi ganun kaganda yung magiging output ng pagkanta nyo, pag-video okay nyo or what, mag-disclaimer na lang kayo sa mga neighbors nyo na breathing exercise lang po to. So, kung ano man. At saka, kung hindi man maganda yan, di ba sabi nila, pag hindi maganda boses mo, ano, huwag ka nilang umawit kasi baka umulan. O ngayon ang chance, di ba sabi nga sa Facebook, ngayon ang chance ng mga tao na sinasabihan na ganun kasi kailangan natin ng ulan. So, breathing exercise ka na, nakatulong ka pa sa mga bagsasaka dahil uulan na at mababawasan yung iyong boredom. Tataasan yung endorphin. So, maraming benefit yung singing para sa atin. Kaya, pagka kayo, hindi naman importante na ano eh, na platinum yung gagamitin nyo na karaoke. Our cellphone would be good enough. So, basta kahit na ano eh, kahit lalalalala ay pwede na. Sabi nga ng Apo Hiking Society, basta may ano nyo yung breathing nyo. So, sing more, okay? Sing more because it would really help you. So, mga ka-PDA, ka-HF, at iba pang mga sakit sa puso dyan, awit lang tayo ha. Sabay-sabay tayong umawit. So, handa na ba kayo? Handa? Awit! Bye!